Nandito ata. Teka, nandun. Nandito. Guys, nakita nyo ba yung pamilya ko na huli natin ginamit? Yung pinaputok ko doon sa labas? Hindi ko kasi makita kung saan ko inilagay. Wala naman dito sa mga drawer ko. Wala. Dito, wala din. Wala din. Lumabas naman na ako doon sa labas. Hindi ko rin makita kung nasaan. Tamang-tama kasi dahil meron ako ditong bagong bili na paputok. Itong 10 doble trueno. Pare, pangalan pa lang, no? Papuputokin ko na sana dahil nga hindi kinaya ng pikulo yung tamiyang palengke na yon. Naghanap ako ng mas malakas. Eto, nakahanap ako, pare. Tignan nyo naman, ang laki niyan. So, ang ano, hindi ko makita yung tamiyang palengke kung saan ko siya inilagay. Ay, nako. Yan, dito tayo sa favorite spot natin. Siyempre. Kasi dito, safe. Tignan nyo naman, malawak yan. Hindi tayo makakabulahaw kung may tao man, may kapitbahay, ganun. Tignan nyo, masukal na masukal yan. Welcome to the Amazon River. Dito, hindi ko alam, baka meron ditong pagong, may bayawak, o may ahas ba dyan. Tignan nyo naman, napakasukal niya, no? Napaaga yung pagbablog natin tungkol sa mga paputok eh, no? Kasi na-expose ako dun sa mga bentahan ng paputok dun sa pinupuntaan ko. Ang dami, pare. Ang dami talagang tindang paputok dun. Ngayong araw sa vlog natin na to, ang ipapakita ko talaga sa inyo is yung mga bago nating handgun dito sa bahay. Pero ngayon kasi umalis ako, so dumaan na ako dito sa SM dahil naka-sale sila. Ayan, 3-day sale na naman po yung SM. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng mga Nerf gun, so titingin tayo ng Nerf gun dito. Pero dito sa may harap, may Hot Wheels ako nakita na naka-sale. Ayan, ito maganda to. 1.8, dati siyang 2.3 pare. Tingnan nyo naman, may mga sasakyan na yan. Pero parang isang piraso lang ata yung kasama. Pero kahit papano, diba? May sasakyan na. May racetrack ka na, may sasakyan ka pa. Tapos ang presyo niya, sale na din. 1.8 na lang. At meron pa dito guys, yan. Ito maganda to dahil nakabuo na yung pinaka-model niya. Makikita natin yung pinaka-laruan, diba? Ayan, naka-assemble siya rito sa baba. So hindi ko nakita kung naka-sale ba siya dahil wala siyang red tag. Pero tingin ko naka-sale to kasi nakalagay siya rito sa mga naka-sale. Pero ayan siya guys oh. So syempre parang hinigop tayo ni Toy Kingdom. Kaya pumasok na ako dito sa loob. Tignan mo naman tong si X-Shot. May isang ano dito, bundle ng mga bala nila. Ayan parang yun, 200 pieces pare. Pero sa Nerf gun talaga tayo titingin dahil may naka-sale dito. Ayan, itong Elite 2.0 is mga naka-sale sila. 12 na yung bala na ito guys. Tignan nyo naman, 800 na lang, dating 900. 100 lang pala yung sale niya. Pero okay na din, at least diba may 100 na bawas. Ito naman 800, pero sure ako na naka-sale to. Wala lang red tag yung nakuha ko. Ito may 10 times siya na bala na kasama. Elite 2.0, itong Ranger. Ayan, 1249 naman to. So pinangarap ko rin talaga na mag-collect ng mga Nerf gun. Kaso nga lang yung presyo niya talaga medyo mabigat talaga. Mas the best pa yung mga handgun talaga na pellet gun. Pero ang ganda kasi ng Nerf gun. Tingnan nyo naman tong Elite Junior na to. Ayan, 900 pesos, dating 999. Ang ganda pare. Ang dami niyang slot para sa bala pare. Tingnan nyo, ayun o, sa may bandang baba. So anong nangyayari sa akin? Ba't parang inihimata yung camera ko? Ayun, may kinuha pala ako dito. Ayan, etong Elite Junior Voyage pare. Ayan, may 20 siya nakasama na soft bullet. Ayan, 1,999. Ito parang hindi naka-sale to. Pero may kasama siyang target, no? Ayan, o, dalawa. Isang sky blue, tsaka yellow. Yellow nga ba yan? Parang na-ano ko. Anong kulay ba yun? At ito, yan, meron pang Elite dito, 2.0. May kasamang katol. Hindi, joke lang. Ano yun? Target din yon, pang target shooting natin. So, yan, meron pang isa dito. Elite din. Ang daming Elite, no? Iba't ibang klase siya. So, parang yung Elite 2.1. Itong 2.0, yan, yung kulay niya lang talaga, parang medyo patay siya sa akin. Pero ito, ang daming slot ng bala na ito. Pumuputo kaya lahat yun? At meron din nga pala ditong Dino Squad. Yan, itong Nerf gun na to is ito yung maganda rin talaga kasi yung design niya, di ba, hinango siya sa dinosaur. Talagang parang nakikipaglabang ka sa mga kakaibang lugar, parang ibang planeta. Tingnan nyo naman, no? Dino Squad. So, ayan lang guys. Tignan lang natin yung mga ano dito, yung mga Nerf gun. So, tara na. Papakita ko na sa inyo yung mga pellet gun natin. Let's go!
Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Yeah! Ooh, ah! Ooh, ooh, ah! Ooh, 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 ah! Patayin muna natin yan. Baka copyright tayo. Mamaya na ako magpapaparty dito. Pero yan, nakauwi na tayo, pare. Hindi, kinabukasan na to kasi talagang ang dami natin ginagawa. So, eto yung mga bago natin dito, guys. Yan, pare. Pare, ang gaganda ng mga handgun ngayon na nagsisilabasan. Puro alloy na. Yung slide nyan is alloy na, guys. Yan, alloy, alloy, alloy. Pero bago yan, meron din pa nga pala ako neto, pare, eto. Bebebeng! Meron na din tayo neto na pull. Pull metal. Yan, pare. Pero eto pare, full pare, full metal talaga. Pero sige, wait lang. Bago ko ipakita sa inyo yan, may tuturo lang muna ako sa inyo na importante para sa mga bumibili ng sniper natin. Tuturuan ko kayo kung paano maglagay nung magazine. Kasi yung ibang bumibili, ito yung concern nila kung paano daw ilalagay yung magazine. So ang paglagay ng magazine nung sniper natin, guys, hindi malakas pero may puwersa. Kasi yung gantong magazine ng sniper natin, hindi siya yung pag pinasok mo na ganyan. Tulad yan, tingnan nyo ha. Yan. O diba, nahugot. So hindi pa siya ibig sabihin na nakakabit talaga. So ganito yung gagawin nyo. Yan, pag naipasok nyo na yan, narinig nyo na yung nag-click, igaganto nyo pa siya ng konti. May puwersa pero mahina lang. Narinig nyo, nag-click, ibig sabihin nun, nakakabit na. Pag nyo siyang gaganunin, o, pak! Masisira talaga. So plastic lang to, yung pinakakasahan. So ang gagawin nyo, hawakan nyo siya dito. Huwag nyo siyang hawakan mismo dito dahil may possibility nakakakasa nyo is mabasag talaga sa bandang huli. Sa sobrang tagal yung ginagamit is mabasag. So ang gagawin nyo, yan, tuturo sa inyo, hawakan nyo to. Tapos dito hawak ko, dito hawak, guys. Yan, dito sa pinakatubo na yan. Tapos syempre may suporta dito na hawak din para pag kinasa nyo. At ayan, safe na safe yung ano nyo, safe na safe yung kasahan nyo. Hindi siya masisira. So pag bibili kayo ng ordinary natin, yung pinakamura na mabibili nyo na pellet gun, yan, may kasamang pag-iingat talaga dahil hindi naman to yung talagang mga pang class A na pang malakasan na yung mga mahal talaga. So, huwag kayong mag-expect na sobrang tibay ng mga gantong sniper. Nasa paggamit din talaga. At kung gusto nyong i-display, tamang-tama talaga siyang i-display. Ganun na din dito sa sniper. Yun na yung mga the best na pwede nyong mabili. Sa murang halaga, yung mga tagsi 600, 650. Kasi ang binabayaran nyo din naman doon sa mga ordinary na pellet gun is yung pinaka-unit din talaga. Kung gano'ng kaangas yung pagkakagaya nila doon sa original talaga na bang-bang doon sa sniper. So, kung gusto nyo talaga ng mga pangmalakasan, kasi yung iba naghahanap talaga ng sobrang lakas daw. Yung iba talagang hirap repla yan. Sana mapanood nyo to eh, no? So, yung mga pellet gun tulad nitong sniper na ordinary, yung mga tagsi 650, hindi siya sobrang lakas, guys. Tamang laro lang to. Kung gusto nyo ng sobrang lakas, pwede kayong bumili ng airsoft. Yan, talagang mahal yan. Alam nyo yung mga presyo ng airsoft na sniper? Ang layo talaga sa presyo ng mga gantong ordinary na tagsi 650 dahil umaabot ng 1,000 yun. Ang akin lang ayokong masayang yung pera nyo pag bumili ng ganito. Dapat sulit pa rin. Yan, kaya sinasabi ko sa inyo, alagaan nyo, tamang paggamit. So pag binalot ko naman yan, balot talaga pati yung mga accessories, nakabubble wrap yan. So kung yung talaga yung, so kung may concern talaga kayo na nasira upon delivery, yun, pinapareturn ko talaga yung product. At isa pa, may nangyari pa sa akin na inireturn yung product, wala ito, kulang. Wala yung scope, tsaka yung magazine. Ang sabi nung bumili, nakalimutan daw ilagay, which is napaka-imposible. Pero pinalagpas natin yun, okay lang yun. So, tara! So, ito na yung mga handgun natin dito, guys. Ito yung mga bagong handgun natin dito. Parang ito na nga yung mga second generation ng handgun natin kasi unti-unti nagiging full metal na sila tulad nitong bago natin dito na caliber 45. Alloy na yung slide niyan, guys. Alloy yung slide. And then dito sa itong magazine niya is mabigat din pero plastic naman to. Yan, OBS plastic. Pero meron siyang bakal sa loob. So, nagdadagdag siya ng weight dito sa handgun natin na gustong-gusto ng mga iba dito sa atin dahil mas maganda nga naman kung mabigat talaga yung gun. So, paganda na ng paganda yung mga lumalabas natin na pellet gun ngayon. Unti-unti, nagiging full metal na talaga. At lalo na to, pare. Yan o, etong Glock 17 natin dito. Ito talagang full metal siya, guys. Wow! Napaka-solid ng unit na to. Ayan o, tignan nyo naman. Parang totoo. Lapit ka rito, guys. Lapit ka dito. Tignan nyo yung force. Yung force nung handle niya, nung grip.
parang totoo. Gumagalaw, battery. Hindi, joke lang. Ginagaya ko lang yung nasa Entoys. Parang totoo. Ang galing. Pero eto pare, etong Glock 17 natin na to, nahawak ko na to pare. Sobrang solid nito. Etong alloy material na to. Tignan nyo naman, alloy material. Pero laging pinapaalala sa inyo na do not shoot at any human tsaka animal. So, yan, high quality, totoo nga naman, high quality talaga. 6mm BB bullets, yan, sa bullets natin, walang pinagkaiba, pang target lang talaga. Huwag yung ibabaril sa hayop, huwag yung ibabaril sa kapwa nyo. So, eto na, etong Glock 18 naman natin dito, yan, half siya eh, half. Slide niya is alloy, yan, alloy siya. Yung ejection port niya, yan, diba parang realistic din talaga, nakikita natin yung loob pag kinasa mo. Pero ito, delikado to guys. Huwag nyo ilalawit dito yung daliri nyo. Dahil ito, metal yan, yung silver na yan. May possibility na mahiwa kayo dyan. So, ang talim yan kasi. O, ayan, ang talim yan. So, iiwasan nyo yun. Dahil nga alloy na to. Yan, tapos ito, ganun din. Metal din to. So, doble ingat. Yung muzzle natin, ganun din. Yan, alloy na to. Ito yung half alloy natin pare. Ito na yung mga second gen. Ito naman caliber 45, ganun din. Yan, ganun. Same din dun sa Glock 18. Yan, alloy din yung slide niya. Ito yung pinagkaiba niyan. Ito yung ordinary dito na caliber 45. Ito tagti 300 pesos. Yan, pag kinasa mo yan, mapapansin nyo, ito plastic na dun. Plastic talaga to. Yan, yung slide na yan, plastic talaga yan. Ang metal lang dito is ito. Yan, yung sa may ejection port. Yan, metal to. Yung muzzle, metal din ata to. Hindi ako sure. So, taglilima na bullet yung inilagay natin na pellet para masubukan na natin lahat. Unahin na natin tong full metal natin dito na pangmalakasan. So, 3, 2, 1, let's go! So, ayan guys. Ito, hindi pala lima inilagay ko. Parang 8 ata. Pero tignan nyo naman yung tama. Merong 1, 2, 3, 4, 5 na tumagos. Merong dalawang tumalbog, hindi siya tumagos. So yung isa, nakabaon. Ito yung bumaon. Tapos yun yung mga tumagos. So yun yung bala sa loob. Ito yung pure na plastic natin dito. Pero mabigat siya dahil may bakal yung ano niya, yung magazine niya. So ito yung ordinary. Ito yung tagti 300. So ayan. So ayun, tumalsik pa sa akin, no? So nakita nyo, hindi naman niya kayang parang bumutas yung isa. Pero tinamaan ko lang ata yung tinamaan ko na. So ito yung ordinary natin. Yan. Okay naman siya pare. Kung makikita nyo, yung design niya, ganun pa rin. Ang pinagkaiba lang talaga yung lakas. And then, hindi siya alloy. So ito naman caliber 45 natin na alloy dito. Tignan na natin. 3, 2, 1, let's go. Pare, ang lakas nito ah. Oh, napansin niyo yung putok niya kahit doon sa ano, sa nauna. Parang kasing lakas niya 'to. Tsaka lahat ng bala tumatagos. Wow. Pare, kakaiba tong ano natin na 'to. Alam niyo lahat ng bago ko, ngayon ko lang din sinusubukan pag nag-shoot ako ng video. Kaya hindi ko maiwasan talaga na mapawaw pare. Tingnan niyo naman, tumagos lahat. Kahit i-replay niyo yung video, tumagos lahat yung binaril ko. Ito yung mga tinamaan niya na una. Yan, yung tinamaan niya na una talaga, pare, tumagos. Nandito sa loob. So, lakas nito ah. So, ayan, dito naman tayo sa Glock 18. Tingnan natin kung ganun din kalakas. Grabe. Ayos yun ah. Ayun, bumanda sa akin. Nakaantuhan, pare. Ayan, ito, yung Glock 18. Ayan, hindi nakakabutas. Ayun, nakabutas isa. Isang beses, nakabutas siya. Pero, yung apat na ano, tumalbog lang. Pero yung huli, bumutas. Malakas yung isa pare, yun no. Yung camouflage siya green. Pero ito maganda rin naman. Kung ano yung trip nyo, maganda rin naman to. Hindi nga lang siya nakakabutas ng sunod-sunod. Yung pangatlo ay yung pang-apat, nabutas niya yung karton. So ayun pala, nasubukan ko na lahat. Nasubukan ko na pala yung apat. So ayun lang guys. Nakita nyo naman, ha? Papaalala ko lang sa inyo, sa mga gustong bumili, dapat maging safe. Unang-una sa lahat, maging safe. At yung mga bibili ng ordinary na pellet gun natin, tamang paggamit pare. Pag sinabi kong tamang paggamit, moderate na paggamit na wag. Mas pag bumagsak kasi iiwasan yung bumagsak yung ganto. Dahil nga sabi ko sa inyo, ito yung mga ordinary natin, yung mga pinakamura na pwede nating mabili. Iiwasan yung mabagsak, gamitin ng bar. Ah,
bang. So yun lang guys, unti-unti gumaganda na nang gumaganda yung mga pellet gun natin dito na handgun. Nasa second generation na nga tayo dahil alloy na eh. Nasa alloy na tayo, alloy na yung slide, tapos nasa full metal na tayo. Unti-unti gumaganda na yung mga pellet gun natin. At papunta na tayo sa exciting na part dahil parang konti na lang is makakagamit na tayo ng mga airsoft, pare. Yung mga airsoft na gusto nyong makita dito sa vlog. Kung may mag-i-sponsor, bakit hindi? Yan, puntaan ko yung shop mo kung merong kang airsoft dyan. Basta gusto ko lang kasing makita ng mga viewers ko rin yung mga airsoft, pare. Kahit, kasi hindi ko maano yung request nila eh. Mahal pa kasi yung airsoft. Pero may mga handgun na airsoft na abot kaya. Parang hindi nga abot kaya yung halagang 4,000 tsaka 5,000, pare, nang hihinayang. Kasi ang dami ko nang pwedeng bilhin sa presyo na yun eh, no? Ang dami ko nang pwedeng bilhin sa presyo na yun. Pero unti-unti, pare, tagal pa naman kahit pagtanda ko, diba? Manonood pa naman din kayo sa akin siguro kung sobrang tagal bago tayo magkaroon ng ganun. Tsaka yung exciting part na yun, basta tinitignan ko pa siya ng mas malayo na balang araw magkaroon tayo nung totoong barrel, pare. Bang, 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 bang. Totoong barrel, pare. Gusto ko nga subukan yung sa mga target, ano yung sa mga target range. Yan. So, yun lang guys. Maraming salamat. Don't forget to like this video para sa mga susunod pa natin na content. Susunod na content, siguro gagawin ko na yung boga na mas malaki dahil ang dami rin nagre-request nun. So, let's go! Maraming salamat kung hanggang dito nandito ba. Yeah! Bye-bye!